ito pa po ah, wag na wag kayong magpagawa sa rekto ng mga documents ninyo. Kasi alam po yan ng agency kung fake or original po yung inyong mga documents. Yan po ang wag na wag ninyong gawin. Yung kumuha kayo, magpagawa kayo sa rekto ng documents ng mga kailangan ninyo para lang kayong makaalis. Wag na wag. Hello po, welcome back to my channel po, Roseline on Rosie TV. Don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po ah. Bilang DH or domestic helper po dito sa Hong Kong is halos lahat naman po kasi na nag-abroad o nangangarap na pumunta ng ibang bansa is dumadaan po talaga sa pagiging first timer. Kasi ang i-share ko po sa inyo is ito po yun para sa mga first timer tsaka dun din sa mga kaibigan ko na yung mga nagtatanong halimbawa mga nasa Middle East sila na mag-transfer dito. Sa mga ex-abroad is alam na ninyo yon, maghahanap na lang kayo ng mga agencies na bound to Hong Kong, ganyan, mga license agencies, alam nyo na yon, ganun lang kasimple, tapos, pero ito kasi yung i-share ko, ito po yun sa mga first timer na naghahangad, na makapunta ng ibang bansa, para makatulong sa pamilya, kasi dito sa ibang bansa nga is malaki ang sahod, kumpara dyan sa Pilipinas, isa, ito po yung mga i-share ko po sa inyo, ang unang-una po kasi talaga na i-ready ninyo, is yung sarili ninyo. Kasi dito po sa ibang bansa is yung the way magpatrabaho nga ang amo is iba siya kumpara sa atin sa Pilipinas. Kasi ang thinking kasi natin is nung nandun bago tayo umalis o nasa Pilipinas pa lang is ay kayang-kaya ko yan, maglalaba lang, maglilinis, magluluto, mag-aalaga ng bata. Is ganun lang ang thinking natin, is parang ganun lang kadali para sa atin na isipin yung gano'ng mga bagay, lalong-lalo na po sa mga hindi po sanay sa ganitong trabaho, isa, paghandaan nyo po, madali po yung trabaho, alam nyo po kung ano nagpapahirap dito is yung amo mo, yung amo na daw ay magpatrabaho, is yun po ang nagpapahirap, hindi po yung trabaho. Yun nga, unang-una po kasi yung mga requirements na ihanda po ninyo is unang-una kailangan may passport kayo, ganyan. Ito yung baliktad. Ito yung passport ko, pina-personalize ko yung ko, yung passport ko ah. Kailangan meron kayong passport, unang-una yan sa mga kailangan, kasi mas madali kang makapag-apply ng trabaho, papuntang ibang bansa pa may passport ka. Madali lang naman kumuha ng passport ngayon, tsaka napaka-convenient na kasi marami na ngayong branches ang DFA, hindi katulad nung kumuha ko lang 2012, tapos tapos 2014 pa ako nakaalis. Sa tenga ako ng 2 taon bago ako nag-apply. Yun nga, unang-una po kasi magpa-passport appointment kayo. Mag-itagap nyo na sa computer. www.passportappointment. Ganyan, islilita na yun doon. Tapos, fill upan nyo na yung mga application doon bago kayo pumunta ng DFA. Ganyan kasi may date naman yan kung kailan ka available or mga slot na available doon. Is depende sa iyo kung ano yung pipiliin mo doon. Yun nga, kailangan meron kang passport. Tsaka kompleto yung documents mo. Kailangan original yung mga documents ninyo na nagagamitin. Huwag na huwag po kayong gumamit ng galing rekto. Huwag na huwag po kasi malalaman nila yan pag fake yung documents mo or hindi. Bukod dun sa passport, kailangan meron kang birth certificate na PSA nga. Kasi ngayon PSA na siya, di katulad dati NSO. PSA siya, tapos kasal ka, ganyan din. Marriage contract, kailangan original din. Tapos pag graduate ka ng high school, syempre diploma. Tapos pag college ka, syempre yung transcript mo, yung diploma mo ng college, ganyan. Tsaka mag-ready na rin kayo ng 2x2 na passport size na ID at saka 1x1 na rin in case na kailangan at least kumpleto ka, handa ka. Tapos dala ka rin ng sarili mong ballpen. Kung ano yung mga kailangan na dapat dalhin sa pag-a-apply is dalhin mo na. Pag hiningi yung SSS, halimbawa may trabaho ka, SSS, PhilHealth, yan. Tapos pag ibig kasi hiningian ako niyan dati. Ewan ko lang ngayon sa mga agency kung hingiin pa nila niyan sa'yo. Yun nga yung mga requirements, yung mga main requirements is ganon.
Especially pag galing kayo ng probinsya, ganyan malayo pa yung ano nyo, yung lalakbayin nyo, yung biyahe nyo is mas maganda po talaga na kumpleto na siya para hindi kayo pabalik-balik. At saka ito pa, kung mayroon kayo mga kamag-anak, halimbawa na sa Maynila, ganyan is kung pwede kayo mag-stay sa kanila habang nag-apply kayo is mabuti yun. Makakasave yun ng pera ng pamasahe. Tapos ito pa, agency fee, ganyan, placement fee. Kasi ako noon, 2014 na nag-apply ako, ang ginastos ko is halos na sa 60,000 yata mahigit, lahat-lahat na yon. Pero ngayon kasi nung si Presidente Duterte na yung ano presidente nga natin ng Pilipinas is bumaba na po yung placement fee. Diba good news yun sa inyo sa mga nag-apply papuntang ibang bansa is especially dito sa Hong Kong is mababa na yung placement fee ngayon, hindi katulad noon na ano talaga na mataas. Syempre pa mag-apply ka, syempre kailangan bukod sa requirements mo, sa mga documents mo, syempre may pera ka. Kasi kailangan yon. Kailangan sa pag-apply, may pera ka, mag-ready ka ng pera mo. Na ganun. Pero ngayon, siguro mga 60,000 is baka ano, sobra pa. Or hindi ako sure ha, kasi nung nag-apply ako, iba noon. Tsaka iba ngayon, mas maganda po kasi kayo, ngayon na pumunta kayo dun sa mga agency. Ito pa. Bumili po kayo, pumunta po kayo sa mga accredited agencies. Huwag po yung sa mga FB. Kasi may kaibigan ako nung umuwi ako is meron daw silang marami daw sila na tawag doon na hinire na mag-apply nga na papuntang ibang bansa. Pero hindi sila sa agency dinala. Meron silang place na pinagdalhan sa kanila na doon sila nag-usap-usap. Sabi ko, alam mo, peperahan lang kayo niyan. Pera ang kailangan niyan, sabi ko gano'n sa kanila. Hindi nyo ba alam, i-scam kayo, sabi ko gano'n sa kanila. Huwag na huwag ka ng sumama dyan sa kanila, sabi ko gano'n sa kanila. Kaya yun, buti naman is nakinig siya sa akin. Yun nga, sabi ko huwag na mag-agency ka na lang. Pero sa mga gusto po kasi, ito, pumunta kayo ng POEA para makasigurado kayo na yung agency na pupuntahan ninyo is legal siya, is accredited siya. Makikita doon lahat kasi sa POEA yung mga legal tsaka accredited agencies. Pero kung gusto nyo din naman na applyan yung agency na pinag-applyan ko na hanggang ngayon is nag-exist pa naman siya, Pilipinas tsaka dito sa Hong Kong, ito po, ilalagay ko po dito sa taas yung agency na pinag-applyan ko. Kasi karamihan naman kasi ngayon ng mga agencies, Malate, Ermita, Taft, ayan, Makati, ayan, along lang naman dyan sa area na yan yung mga maraming agency talaga. Pero meron din sa mga probinsya nga, ganyan. Alam ko yung iba mga agencies, meron din sila doon. Pero depende kasi yun sa lugar mo kung meron sila. Pero mostly talaga sa Maynila ang karamihan na nag-a-apply. Kaya yun nga ang sinasabi ko nga galon sa kanila. Iwasan nila yon yung sa FB nga, ganyan. Yung sumali sa mga group na yan or may dumaan sa mga notification na sino gustong mag-abroad, ganito, ganyan, is huwag na huwag po kayong sumama doon. Hindi po yun totoo, lolokohin lang kayo, kukuhanan lang kayo ng pera, at in the end, wala, iyak-iyak kayo, kasi pera lang palang kailangan sa inyo, hindi naman talaga kayo, nila kayo tutulungan na makaalis. Kaya yun, make sure po talaga na ready, yung i-ready mo yung sarili mo, mga documents mo, passport, birth certificate, marriage contract, pagkasal, diploma ng high school, yung college, 2x2 na passport size na picture, 1x1, ball pen, SSS, PhilHealth, pag-ibig, o kung ano man ang meron ka, is mas maigi yun na dalhin mo na para, tawag doon, isang puntahan ka na lang, tapos, doon sa application form na, meron doon application form din sa agency, ang ilalagay nyo po mismo is yung inyong phone number, para in case po, na merong darating na agent, from Hong Kong to Pilipinas is makaka-receive po kayo ng message para diba may trabaho kayo is makapagpaalam kayo na mapupunta kayo ng agency. Pero ako kasi noon habang nag-apply ako noon is hindi ko sinabi dun sa manager ko na nag-apply ako kasi baka chugihin agad ako. At the same time, nagtatrabaho ako, kumikita ako, pero nag-apply ako. Yun po kasi ang technique ko noon is halimbawa pag pinatago ako ng agency is magpapa-change ako ng schedule para makapunta ako doon, pero hindi ko sinabi kasi nga ayoko nga tsugiin nila ako agad
Kaya yun, sana po nakapagbigay ako ng kaunting idea dun po sa mga first timer na pupunta po dito na Hong Kong. Yun po, yun lang naman yung mga main requirements nila, ganyan. Tapos syempre, tawag doon, ready nyo yung mga sarili ninyo, ganyan. At yun nga, maraming salamat po sa pagpanood ng aking video. Sana po may nakuha po kayong idea sa akin. Based lang po kasi yun sa experiences ko, at saka mostly din naman po kasi na nag-a-abroad is yun na naman po ang mga kailangan nila. Kaya yun, unang-una po may pera po kayo. Mahirap mag-apply pag walang pera. Sunod po na video ko is i-share ko po sa inyo. Halimbawa nagka-amo na kayo, ano ang next step na gagawin ninyo. Pero ito po is depende po yun sa agency. Pero i-share ko lang po sa inyo based on my own experience. Kaya yun, maraming salamat po sa pagpanood ng aking video. Then next time po ulit. Bye!